Malubha ang pagkatalo, ngunit inilagay ng Mavericks ang drama sa kanilang sarili at sinayang ang pangalawang sunod na pagkakataon laban sa isang bersyon ng Clippers na wala si Kawhi Leonard. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po. Ang Dallas Mavericks ay naghahanap ng mahabang yugto ng ikalawang kalahati ng linggo na para bang patungo sila sa isang makasaysayang pagbabalik panalo, isa na hihingin sa mga susunod na taon sa mga talaan ng Mavericks playoff floor. Ngunit nalanta ang Mavs sa 116 hanggang 111 pagkatalo sa Los Angeles Clippers sa American Airlines Center na nagpapantay sa first round playoff series sa tigdalawang laro. Nagsimulang gumuho sa huling 2 minuto ng una. Bumaba ng 31 puntos sa ikalawang quarter, halos bumalik ang Dallas, ngunit ang Clippers ay nakahanap ng sapat sa tangke upang pigilan ang Mavericks. Binawi ni James Harden ang oras at umiskor ng 33 puntos 15 sa fourth quarter sa 12 of 17 shooting mula sa field, 7 rebounds at 6 assists. Umiskor si Paul George ng 26 sa kanyang 33 puntos sa first half at gumawa ng 8 assists sa series na nagtabla ng panalo. Inilipat ni Kyrie Irving ang switch sa incredible mode pagkatapos ng isang miserableng first quarter at pinasok ang pagtatangka ng pagbalik ng Mavs sa huling 2 at kalahating quarter ng laro. Nagtapos siya ng 40 puntos at 7 tabla. Si Luka Doncic ay may 29 points, 10 rebounds at 10 dimes kahit na hindi niya ginawa ang kanyang unang 3-pointer hanggang sa fourth quarter. Pagkatapos ay nagbigay daan siya kay Harden sa pangalawa. Nang hilahin ni Harden ang kanyang patentadong pag-address kasama si Doncic na nagdedepensa at pinalabas ang putok na nagpahaba ng pangunguna sa Clipper tungo sa nakakatakot na 55 hanggang 24 sa kalagitnaan ng segunda, tila kami ay naglakbay pabalik sa kanyang kalakasan 10 taon na ang nakakaraan. George at Harden sa isang misyon umiskor si George ng 16 na puntos sa 6 of 9 shooting mula sa field kabilang ang 3 of 5 mula sa 3-point range sa unang quarter. Nag-iisang umiskor siya ng maraming puntos gaya ng ginawa ng Mavs sa una. Pinahaba ng Los Angeles ang pagtakbo nito sa 19-2 sa jumper ni George sa Exum may alas 2:45 na natitira sa una na nag-udyuk kay Kidd na ibalik si Doncic ng mas maaga kaysa sa normal pababa sa 24-10. Ngunit ang mga bagay ay talagang nagsimulang gumuho sa huling 2 minuto ng una. Natagpuan ni Doncic si Irving para sa isang 28-foot straight away na 3-pointer na humila sa Dallas sa loob ng isa, pababa ng 104-103 mula sa kasunod na timeout. Pagkatapos ay sumakay si Irving sa makapal na trapiko sa LA sa susunod na pagkakataong bumaba sa sahig at inilagay ang isa sa mga pie-cut-ikot na mga scoop shot na siya lamang ang makakatapos upang ilagay ang Mavs sa unahan, 105-104, may 14 minuto pasado alas 2 na natitira. Irving found Maxi Kleber for Kleber's first field goal of the game, a corner 3-pointer that brought the Mavs to within 58-75 with just under 6 minutes left to play. Doncic's first 3 ball of the game tied the game at 58-58. Irving and Harden traded buckets to make the stretch run feel like a heavyweight fight, but the Clippers were able to stay in front, 104-100, with alas 3:30 left. Doncic found Irving for a 28-foot straight away 3-pointer that pulled Dallas to within 1-104-103 out of the ensuing timeout. Then Irving drove into thick LA traffic the next time down the floor and put up one of those winding, twisting scoop shots that only he can finish to put the Mavs in front, 105-104, with 14 minuto pasado alas 2 remaining. High drama, indeed. But George canned an insane fall away 3-pointer in the corner the next time down to put the Clippers back in front with ala 1:50 to play. Then Harden's driving 3-point play after an Irving miss served as the clincher for the Clippers with ala 1:20 to play. The LA lead was back up to 5-110-105. Another Harden floater with 47 seconds left put the Clippers up 112-107, and the Mavericks had run out of time in a valiant comeback attempt that came up just short. Game at 88-88. Irving and Harden traded buckets to make the stretch run feel like a heavyweight fight, but the Clippers were able to stay in front, 104-100, with alas 3:30 left. Doncic found Irving for a 28-foot straight away 3-pointer that pulled Dallas to within 1-104-103, out of the ensuing timeout.
Then Irving drove into thick LA traffic the next time down the floor and put up one of those winding, twisting scoop shots that only he can finish to put the Mavs in front, 105 hanggang 104, with 14 minuto pasado alas dos remaining. High drama, indeed. But George canned an insane fallaway tatlong pointer in the corner the next time down to put the Clippers back in front with 1:50 to play. Then Harden's driving tatlong point play after an Irving miss served as the clincher for the Clippers with 1:20 to play. The LA lead was back up to 5 at 110 hanggang 105. Another Harden floater with 47 seconds left put the Clippers up 112 hanggang 107, and the Mavericks had run out of time in a valiant comeback attempt that came up just short. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.